mention you all, but I would like to welcome our new assigned school head for Klulang Elementary School in the person of Ma'am Grace Remedios. Sabi ko nga kanina, nag-chat kami ni Ate, sabi ko, wow, an additional school head who will be very supporting in the IPED program. And hindi lang ito para kay Mary Ann, para kay Jeriat, para kay Glenna, but this is for all of us, especially sa mga IPED, na dapat ipakita natin ang ating commitment at ating suporta at mapangalagaan natin, may laban natin ang kulturang Blaan dito sa General Santo City. In behalf of our school's division superintendent, our very supportive, at narinig nyo siya in the other previous webinars natin, supportive siya masyado sa mga IPED, Sir Romilito G. Flores, CESTO 5. And of course, our very own Assistant Schools Division Superintendent, Sir Carlos G. Susarno, PhD. And our very motherly, accommodating and approachable Chief of the Curriculum Implementation Division, Ma'am Juliet Folion Lastimosa. To all the district supervisors, to all the school heads, to all the participants, members of the technical working group, ladies and gentlemen, again, good morning. Sinabi ko kanina in my introduction, ginawa namin ito at kung magtanong tayo sa region, yung iba hindi pa nakandak na mga webinar for IPED teachers nila. Tayo pa lang sa GENSA na malapit na tayong matapos within this year. Pangalawang webinar na natin ito. At kung matandaan nyo, yung una nating webinar ay it's all about resiliency during pandemic. This time naman, i-retool natin, i-upscale natin ang ating mga newly hired teachers para sa programa ng IPED or IPED program in the Department of Education. Ang hiling ko lang sa ating lahat, especially the school heads, please monitor the attendance of our teachers who are joining our webinar today. This is memorandize. And I've heard kanina na tomorrow pala ay holiday. But in spite of the holiday tomorrow, let's still be joining the webinar, our last day webinar tomorrow, para matapos natin ang ating retooling and upscaling for IPED teachers and newly assigned school head. Sa ating lahat, sa ating speakers for today and tomorrow, thank you very much for accepting the challenge and joining us today. Ako'y nagagalak at natutuwa na makikita kayo. Alam kong napaka-busy natin, pero binigyan niyo pa rin ng pagkakataon at panahon ang ating IPED program. Salamat ng marami sa suporta na ibinigay niyo sa ating IPED program. Good morning and God bless us all. Buong kasi sa hello. First, on to our first, we got the conference call rules of engagement that will be flashed on your screen. Okay, so let me read to you the rules of engagement. Rule number one, throughout the duration of the webinar, please mute button when speaking. Keep background noise to a minimum. There is a limited time allotted for questions. Can you wait for the speakers to finish? Use raise hand function during open forum in the chat box for input and comments. Always identify yourself and your organization first before speaking. When speaking, mind your time in consideration to others. And these are the rules for the open forum. Rule number one, use raise hand function during open forum in the chat box for other inputs and comments. Rule number two, identify yourself and your organization first before speaking. Rule number three, when speaking, mind your time in consideration to others. And please take note that this webinar will be recorded. This webinar would not be possible without the efforts of the management team with the leadership of Dr. Lito Adanda. The rest of the management team includes Ma'am Mary Ann T. Fuentes, Chariot, nawala ka, Chariot. Chariot, nawala ka, nawala ang boses mo.
to Dean, paki-inform si Chiriat na ano siya, nawala yes, siya. Yes, sir. Ito talaga ang problema pag ano ang connectivity, no? Hindi, baka hindi rin tayo, baka ibang ano rin siya. Nawala ka, Chiriat, nandiyan ka pa. Nag-bless na siya, sir. Basta nawala yung connection. Oh, you continue, Claudine. Okay, let us continue our webinar. Yes. Ah, okay. Sige, sir. So, this webinar wouldn't be possible without the help of our management team headed by our education program supervisor in AP and Division IPED focal person, Dr. Lito S. Adanza, with the help of Ma'am Mary Ann T. Fuentes, Ma'am Glenna T. Leysa, yours truly, Claudine, and Sir Jean-Marc Javier, of course, with the help of Sir Michael Adam, and Ms. Chris May Clem Cabales, our admin aid one. Also, we have Sir Felix Bilyon and Dr. John Michael P. Castino. So, ladies and gentlemen, once again to our newly hired teachers and everyone, welcome to webinar on retooling and upscaling of newly hired IPED teachers and assigned school heads on IPED implementing schools. So, I guess, Sir Chiriat, are you there na? Hello, yes, I'm here na po. Sorry, nawala. Okay, so let us now pay attention for we are about to begin our session this morning. Let me introduce to you our first speaker. Our first speaker is an IPED alternate focal person of Schools Division Office of Nueva Vizcaya. She is also the District Supervisor of Casibu East District. She won the Special Program Award in Sanaya, Japan at Bangkok, Thailand on the theme Safeguarding Traditional Culture. Also, she received an award of recognition for outstanding contribution in IPED from IPSEO and the 2020 National Champion on Traditional Ethnic Ensemble Elementary Level. Let us all welcome Ma'am Maria Olivia Mamawag Brazil. Okay, so good morning po. Morning, Ate. Good morning. Okay ba, sir? Signal. Okay. Clear. Sir, kita ba yung PowerPoint presentation, sir? Opo, Ate, opo. Okay, so muli po, isa pong mapagpala at makasaysayang umaga po sa ating lahat na participants sa Schools Division Superintendent, Assistant Schools Division Superintendent, the CLB Chief of the GenSan. Magandang umaga po. Lalong-lalo na po sa aking kaibigan. Malayong kaibigan. Sir Lito Adanza, the Education Program Supervisor of Arkaling Panlipune, and at the same time, the IPED focal person. Sir, thank you so much for the opportunity of inviting me to share our experiences and best practices in the implementation of Indigenous Peoples Education. And sa mga newly hired teachers and school heads who are assigned to the IP
schools. Eh, magandang umaga po sa ating lahat. So, sa amin po kasing division, we started advocating IP at last 2012, and we have 126 elementary iPad implementing school and 10 secondary. So all in all, we have 36 po na IP schools. Okay, so let me start. Okay, so for the first slide, we have here the statement of our DepEd, the previous DepEd secretary, Brother Armin Luistro. So he said that we have been miseducated by a system that perpetuates cultural oppression, which we need to change to undertake. So, ito po ay na-realize ni Sir Luistro. Na kung titingnan natin sa ating previous system of education, yung sinasabi natin na westernized kind of education, or yung tinatawag po natin na one size fits all, tayo po ay dumaan sa ganong uri ng sistema ng edukasyon, wherein kung maalala nyo, from Batanes to Hulo, na noon ang binabasa natin is during our time yung Henny Penny is a hen, Henny Penny is a red hen. So yun yung lagi nating binabasa. So yan ang binabasa ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Sa mga medyo mas nauna sa atin, hindi daw nila naabutan ng Henny Penny. Ang naabutan daw nila is yung Pepe and Pilar. So, yung sistemang yun, one size fits all, maalala ko pa nung sa experiment natin sa science, doon sa germination of seed, na kasi ang nakalagay noon is mongo seed, na kung saan hindi available pa ang mongo seed sa amin noon, naghanap kami ng kung saan-saan para lang makakuha ng mongo seed at ma-observe ang germination ng seed. Wherein the fact na may mga ibang available naman po na seed dito sa amin, pero yun nga, dahil nga sa one size fits all tayo, no? So, minilit pa rin natin gumamit ng mongo seed. Okay. Another statement is stated by our DepEd secretary, the heart of the K-12 reform is about one's culture, one sense of self. Kaya nga, in the implementation of K-12, meron na tayo nung tinatawag na MTB, MLE, wherein ginagamit na po natin ang ating katutubong salita sa pagtuturo para po mas maunawaan at mas lalo nating maipahayag. Ganon din sa mga mag-aaral, mas madali nilang maipahayag ang kanilang saloobin hinggil sa ating leksyon. Okay, another statement, K-12 is grounded on a conviction that ITs carry with them a wisdom largely misunderstood. So yan po ang talagang nangyari sa noong mga nakaraang taon, na kung saan tayong mga ITs ay hindi pa masyadong maunawaan, lalo na nung mga non-ITs, na kung minsan pag may ginagawa tayo, especially if you are doing our IKSPs, nagtatanong sila, nagtataka sila, ano ba yan? Ano bang ginagawa niyan? No? Kalokohan yung mga ginagawa niyan.
kung minsan pa nga pinagtatawanan tayo kasi nga hindi nila naiintindihan yung talagang deeper na or rooted na meaning ng ating mga IKSPs. Okay, another is K-12 takes culture as the bedrock of education. Kung titingnan po natin doon po sa ating net admission, so nakasaad po doon na to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based. So tingnan niyo po, may nakasaad po doon na culture-based and complete basic education. So kaya po nasabi ng Brother Armin na K-12 is the bedrock of education. It is because our present curriculum now or system of education is culture based. Okay, so dito po sa slide na to, we're going to rewind, flashback, magpla-flashback po tayo. We have listed the IPs and the school system. So, noong unang panahon, nung tayo po at yung mga bata pa, ang eskwelahan, school as site of oppression. So, marami po tayong hindi maganda o nakaranas po tayo ng hindi maganda. Noon po tayo nag-aaral. Nagkaroon po tayo ng yung tinatawag nating discriminatory. Yan po sa pangalawa. Discriminatory sense of recognizing difference. Dahil nga sa tayo ay may iba't ibang paniniwala, iba't iba tayong kultura, so minsan so, yun yung nagiging dahilan ng discrimination sa atin, lalo na ng mga nasa lowland. Okay, another IPs, frozen in time, static view of a difference. Take note, opening to close quotation pa. People and culture. So, noong unang panahon, nung tayo ay mga bata pa, dito kasi sa amin, pag may mga nakikita silang mga nakabahag, kasi nga, karamihan po ng IP dito sa Nueva Vizcaya or came from Mountain Province, na kung saan ang for the male underwear po ang ginagamit nila is yung bistreen or yung tinatawag po namin bahag. So every time na may nakikita silang ganun, ayun na nga, sinasabi nilang kakaiba at doon na nagsisimula ang napagtatawanan siya, then i-discriminate na siya. Next, indigenous knowledge seen as inferior vis-a-vis school knowledge. So, hindi masyadong pinapansin noon ang tinatawag natin ngayong IKSPs or yung culture. So, IKSP po at saka culture ay parehas po. IPs perceived as having no education. So, ito po, ito na naman ang tingin nila sa mga katulad nating IP noon na sabi nila walang pinag-aralan or hindi nakapag-aral, kasi nga kung titingnan natin, karamihan sa ating mga IPs ay nakatira sa mga bundok or sa bulubunduking parte ng probinsya o regyon. Ito na rin ay dahil sa naging history. Kung titingnan po natin yung history na nung pumunta po yung mga Kastila dito sa ating bansa, eh yun pong mga
Pilipino na nakatira dito na ayaw sumanib, makiayon sa mga Kastila, eh sila po yung umalis at pumunta ng bundok. At yun nga, dahil ayaw nila, hindi sila sang-ayon sa mga Espanyol, no, sila na ngayon yung tinatawag natin IP. Na kung saan, karamihan din po sa ating mga IP ay kung bakit tayo nakatira sa mga sa kabundukan is kasi nandun po yung ating kabuhay. Yan. No? Yung ating ancestral domain. Next, separation of learning from life. Kung minsan, no, may mga tinuturo po sa ating paaralan na kung saan ay medyo hindi po akma or tugma sa ating pamumuhay or sa ating mga paniniwala. Compartmentalization of knowledge, learning, or one size fits all. So, noon, yung dating sistema ng edukasyon natin, ang ating mga kultura, paniniwala, no, yung tinatawag nating IKSP, ay para pong inilagay sa isang kahon na kung saan ito po ay inilagay sa loob at nilagyan ng selyo at isinantabi. Yan po ang ginawa sa ating kultura. Sa one size fits all, yun po yung na-mention po kanina na kung ano po yung nakalagay, nakasaad sa ating libro, na kahit po hindi po angkop sa ating mag-aaral at sa ating komunidad, eh ginagawa pa rin po ng mga guro noon kasi nga masunurin ang mga guro. Okay. So dito naman po tayo sa present. So ito na po. Ito po bago po ma-establish ang ating K-12. So sadly, general education system continues to contribute to the alienation of IPs to their roots, culture, and communities. Discrimination continues. Ito nga. So patuloy pa rin po ang discrimination ng IP to non-IP, non-IP to IP, at kahit din po mismo sa mga IP to IP ay nagkakaroon pa rin po ng discrimination. In many cases, schooling seems in conflict with life and community activities that are actually intertwined with indigenous learning system themselves. Yun nga po. Na may mga tinuturo po tayo sa paaralan na kung saan yun nga kung minsan ay ito po ay taliwas or medyo kumokontra, hindi na naaayon sa paniniwala at kultura ng ating mga katutubong mag-aaral. Indigenous knowledge system and practices, or yung tinatawag nating IKSPs. So ito po ang mga IKSPs, ICCs, ILS, yung mga medyo gas-gas na acronyms na gagamitin po natin dito sa IPES. Yun po, kailangan po maging familiar po tayo dito para po mas maunawaan natin at mas ma-appreciate po natin ang implementation ng Indigenous Peoples Education. So, yun nga, yung IKSPs natin are ignored, napabayaan, naisantabi, dismissed, or worse, is schooling
erases IKS peace or contribute to its demise. So yung kung ganong klase westernized system of education, yun po ang naging an na kung saan ang ating identity as an IP ay unti-unti pong nawala. At tayo, na ewan kong siguro may mga kasama din ako dito, na pati rin po ako ay sumasang-ayon dito sa term na to na ethnocide. So ethnocide is the loss of identity of a group of people with a distinct culture and identity because of policies that destroy their sources of livelihood, use of language, practice of their own system, traditions and crafts, religions and belief. So ito po ang nangyari sa atin dahil nga po hindi na recognize, hindi po na appreciate at hindi po na ituro sa atin ang ating kultura, kung kaya't yun po yung naging daan kung saan ay nawawala sa atin ang ating paniniwala, ang ating IKSPs po na sinasabi. Okay. At dahil din po dito, napansin po ng ating mga elders, ng ating mga IT leaders, yun pong impact nung ganoong sistema ng edukasyon, na yun nga, yung sa isang ICC, sa isang indigenous community, sabi ng isang elder, pinag-aral po yung anak ko sa isang paaralan sa baba para siya ay madagdagan ang kanyang kaalaman. Pero anong nangyayari sa yung sistema ng pag-aaral na kung saan bakit yung anak ko nung nakatapos siya ng pag-aaral ay unti-unti lang nagbago, na kung saan hindi na niya nagbago in the sense na bakit hindi na niya maamin or masabi na siya ay IT. Bakit nahihiya na siyang magsalita ng kanyang katutubong salita? At bakit nahihiya na rin po siyang magsuot ng kanyang katutubong kasuotan? So, yun po ay yung tinatawag natin na e-ethnocide na, kasi nga po dahil sa diskriminasyon na na-experience niya nung siya ay nag-aaral, at yun na rin dahil sa sistema ng edukasyon na hindi na po yung nga isinantabi natin, hindi na po nare-recognize at hindi na rin po natin na-appreciate ang mga magagandang kultura, lalo na po sa mga kaugalian. Halimbawa po, nung respect of elders, na kung saan sa ngayon, nakikita natin, natin masyadong nakikita ito sa mga bata. Ano po, nung maliliit tayo, malaki po ang respeto natin sa mga nakakatanda. Pag may mga bisita at lumarap ka, at pag yung sinanay eh medyo tumingin sa iyo, eh automatic po sa atin, di po ba, na aalis ka na kasi hindi ka dapat sumaharap at nakikisali sa mga pag-uusap ng nakakatanda o kaya ng mga bisita. Pero ngayon, minsan, sinyasan mo na yung bata, hindi pa rin nakikinig. Wala na.
ako. Kung minsan, kukurutin mo. So, sasabihin ng bata, aray ko mama, si mama naman nangungurot pa. So now, yung tinignan natin, nawawala na po yung ganong napakagandang kaugalian na yun yung respect to elders. Now, almost lahat po ng IP elders, IP leaders, culture bearers, culture knowledge bearers po natin ay paulit-ulit po na nakikiusap na sa ating departamento. Pumupunta po sila ng central office at yun po, sinasabi po nila ang kanilang hinain sa mga pagbabagong nangyayari sa ating mga mag-aaral. At yun nga, sa ating K-12, doon na-realize ng Department of Education na base sa statement ni Sir Luis Strong Opanina yung nauna na we have been miseducated by the previous system of education. Kung kaya po, pagkatapos nilang ma-realize, yun po, nung pong ginawa yung ating sistema, yung bagong sistema ng yung K-12, doon na po i-consider, doon na po i-recognize ang kultura, ang IKSPs ng bawat ICCs or ng indigenous peoples, indigenous cultural communities. Kaya, ang K-12 ngayon po ay masasabi natin, titilang po natin yung ating distinctive features and guiding principles na kung saan ito ay talagang related sa implementation ng IPED. So ayan po yung mga naka-bold that learners, K-12 is learner-centered, K-12 is inclusive. Ito na yung programang inclusive education po ngayon na ito po ay yung ating ini-include. Ito po, nire-recognize ang mga ELSENs, yung mga children with special disabilities and the IT learners po sa inclusive program. Relevant and responsive. Ito po ay mga mag-aaral na kung saan ito ay nangyayari o i-apply nila ito sa totoong buhay. Culture responsive and culture sensitive. So makikita nito yan. Flexible. And flexible kasi po gagamit na tayo ng MPB. And integrative and contextualized. So, ayan po. Kaya nga sabi rin natin kanina that the bedrock of K-12 is a culture IPM. So, ayan po. So, nagsimula na po ang advocacy ng Indigenous Peoples Education. So, meron din po tayong video noon niyan. IPED advocacy na during the time of Sir Brother Luis. Okay. At dahil na rin sa mga hinain at mga pakiusap ng ating mga IP leaders, IP elders, culture bearers, knowledge bearers ng buong bansa, kung kaya po naipanganak itong DepEd Order 662 Series 2011 na kung saan ito po ay tungkol sa
adapting the indigenous people's education policy framework. So dito po, nagsimula po noong 2012 ang 2011-2012 nagsimula po ang advocacy in the implementation of indigenous people's education. At dito po sa DepEd Order na po, DepEd Order 62 since 2011, meron po tayong mga palis. Ito ang una, ensure the provision of universal and equitable access of all IPs to quality and relevant basic education services towards functionality and literacy for all. So, ayan na po, equitable access of all IPs. Nasabi po natin kanina na karamihan nga po ng IP learner natin ay matatagpuan o ay nakatira sa mga bundok kung saan maraming may mga nakakapag-aral kasi dahil sa layo, sa distance. Kaya ang ginawa ko ng DepEd ay unti-unti po nagpapatayin po sila ng mga IP schools. At para din na ma-recognize, sinasabi nila na ma-preserve po ang ating IKSP, meron po tayong K-12 na culture, responsive education, culture sensitive education. Isa pa pong policy framework is adopt appropriate basic education pedagogy, content, and assessment through the integration of indigenous knowledge systems and practices in all learning areas and processes. So, take note po na hindi lang po sa araling panipunan o kaya sa ESP, education sa pagpapakatao na i-integrate natin ang IPED, kundi sa lahat po, in all learning areas po. Dito sa MDB, lalo pong problema, ano po, na tayo ay pinahintulutan ng gumamit ng ating katutubong wika sa pagtuturo sa atin, lalo na po sa kinder to grade 3. Sa ating alternative delivery modes, sa ALS, meron na rin po tayong IPALS. And then, alternative assessment schemes. So, nagsimula na rin po silang gumawa ng mga iba't ibang assessment. Kasi nga, isa po sa naging tanong namin during one of our national seminar. Na kasi nga, sabi ni Ipseyo, gamitin na ang katutubong wika sa pagtuturo. Ngayon, ang isa sa tinanong ko noon kay Ma'am Lori is, Ma'am, paano po yan? Gagamitin po namin yung katutubong wika sa pagtuturo. Ang problema namin pagdating ng assessment ng NAT is naka-English or Filipino. So, yun po. According to Ma'am Lori, ginagawa na po ng paraan para po makontextualize din po yung assessment. Okay. Start from orality. Okay. Sa mga bago, sa mga newly hired teachers po ng IP, na na-assign sa IP, o kaya naman IP rin siya, pero doon sa school na kung saan siya na-assign, hindi po yun yung kanyang ICC. So, mahalaga po na ma-appreciate, matutunan natin yung kung katutubong wika ng community o ng barangay na kung saan po tayo na-assign. Kasi kung naiintindihan natin ang wika, katutubong wika, mas madali pong kayang-kaya po natin magsalita. Napakadali pong
magturo. At ganun din po sa mga bata, mas madali po nilang maipahayag ang kanilang opinion. Startup on writing. So, ito po, sa mga iba kasi, ito naman pong nasa larawan ay ang mga mangyan na kung saan meron po silang system of writing. So, mapapansin ninyo na yun po, may nagsusulat sila sa kawayan. Kasi naman yung kawayan. Okay. Another policy framework is provide adequate and culturally appropriate learning resources and environment to IP learners. So, yun nga, dahil na yun na, nagbibigyan na ng prioridad ang mga paaralan na kung saan po maraming mga IP learners. Bibigyan na po sila. Sa IP Ed, meron po kami ng yung priority areas na tinatawag na yun po, kailangan pong adresan, mabigyan ng mga ng eskwelahan para lang makapasok po lahat ng ating mga IT learners sa mga malalayong lugar po. So dito sa learning environment, paano po natin ito gagawin? Yung culturally appropriate learning environment. Sa IPF po, meron po tayong tinatawag na ang aking katutubong lupain or ang aking ninunong lupain ang aking classroom. So, doon pa na, doon po mismo sa community, sa different parts ng school natin, yun na po ay napakagandang gawing classroom at napakaganda kung ano po ang meron is yun na po na ang napakagandang gawing visual aids. Ano po? Halimbawa, sa garden, sa gulayan, sa park, and sa iba pa, kung yung school ninyo ay may karating bukid o ay bundok. So yun po, kung ano po yung nandun sa ating ancestral domain, yun po. Sabi ko nga, ang ating ninunong lupain ang aking classroom. Sa teaching aids naman po, so since 2013, sa aming division kasi we started contextualizing, marami na po kami big books of the different ICCs. Dito po kasi sa Vizcaya, bali 18 po ang groups, mga ICCs, pero ang dominant po is 9. Kaya 9 pa lang po ang parang pinagtuunan namin ng pansin kasi yun po ang karamihan na mga learners namin, ang Kalamuya, ang Italoy, Kalkarae, Tuwali, may Ayangan, may Bugalot, we had the Gerdangs, and Isinay. So, yun po yung mga 9 na ICCs na kung saan we started the contextualizing big books. We made big books in Isinay, Kalkarae, Tuwali, Ayangan, sa 9 na ICCs po. We have big books, then we also started contextualizing lesson plans from kinder to grade 3 na po kami ngayon. And then, mga instructional materials like yung storybooks, mga pop-up big books na contextualize, mga dictionaries, mga counting books in all the 9 ICCs ay marami na rin po kami mga natapos. Research by IPs themselves,
So, ayan po, may mga nag-contact na rin po ng mga researchers regarding their ICCs and then the intellectual property rights of the communities. Ayan. So, meron po tayong larawan dito. Ito po ang kanilang classroom, ang kanilang natutubong lupain. So, ano po sa palagay niyo mga ma'am and sirs ang learning area kaya nito, subject? So, marami po, ano po, pwede pong sa science, pwede rin po sa math, sa science, yung aquatic plants and aquatic animals, sa math, sa AP, diba? Yung mga anyong lupa, anyong tubig. So, marami po. Po ba? So, napakaganda na yan, ginagamit natin ang ating katutubong lupain sa pagtuturo kasi mas familiar po ang ating mga katutubong mag-aaral sa kanilang ancestral domain. Yan. Learning with and from the ancestral domain and lifelong learning. Ayan, napakalawak po. Dito po sa picture na ito, maalala ko po yung isang experience sa isang community, yung kung ang munisipyo, naglagay po siya ng playing area sa lugar po ng mga IPs na naglagay po sila ng swing, ng mga slides, pero mapapansin po na wala po masyadong mga batang naglalaro. Pero nung yung isang teacher, nagmuha po siya ng lumang bulong ng sasakyan, yung tinalian niya, tapos itinalin niya sa nga ng malaking puno. Makikita po na yung pong ganong duyan, yun po yung pinag-aagawan ng mga bata. So, yun ang mas gusto nila kasi na mas familiar sila doon kesa sa swing at saka sa mga slides. Okay, another policy framework, strengthen the hiring, deployment, and continuous development of teachers and learning facilitators in implementation of its IP education program. So, meron na po tayo dito mga DepEd order na DepEd order 50 series 2016. Yan po yung hiring guidelines for teacher position in schools implementing indigenous people's education. Yan. Parents, elders as learning guides. So, makikita po natin sa larawan na ang mga elders po, mga knowledge bearer, mga culture bearer, sila po ang magiging partner natin dito sa implementation ng Indigenous Peoples Education. Lalo na sa mga newly hired na teachers na kung saan medyo na ethnocide na po at hindi na po alam yung hindi na sila masyadong pamilyar sa mga kultura, maganda pong gawin nating partner ang mga elders, ang mga IP leaders, mga culture bearer at knowledge bearer. Pag sinabi po natin, kaibahan po ng knowledge bearer sa culture bearer, pag sinabi po natin knowledge bearer, alam niya siya po yung taong nakakaalam nung kultura, nung IKSP ng isang ICC. Pag tinawag naman pong culture bearer, siya po ay yung taong nakakaalam at isinasabuhay pa rin po niya yung katutubong kaalaman na yun. So, yung pagkakaiba ng knowledge bearer sa culture
natin. So, inulito po, ang elders, malaki po ang role nila in the implementation of Indigenous Peoples Education. Okay, another policy, establish and strengthen appropriate multi-level units within DepEd responsible for planning, implementing, and monitoring of IP education interventions. And kaya po tayo, no, meron tinatawag na ITSEO. Ayan po yung ating office sa central office. Next, implement stronger affirmative action to eradicate all forms of discrimination against IPs in the entire Philippines. Philippine education. So ito po yung pinaka puso ng Indigenous Peoples Education. Ito po ay ang mawala, ma-eradicate ang anuman pong uri ng discrimination. At ang IP Ed po ay vision ng IPF is para po bang yung isang katutubong mag-aaral na nakasuot siya ng bahag o yung tinatawag na G-string na kung saan po ay nakahawak po siya ng laptop. Imagine niyo po. Ang isang katutubong mag-aaral na naka-G-string na nakahawak po siya ng laptop. Ibig sabihin po noon na itong batang ito ay nakikisabay sa mabilis na pagbabago ng mundo, ng teknolohiya, pero yung pong simbol ng na nakasuot po siya ng bahag or G-string is habang siya ay nakikisabay sa fast changing world, nasa isip pa rin po niya at nasa puso pa rin po niya ang kanyang mga, ang kanyang kultura. So yun po ang parang main objective po ng Indigenous Peoples Education na kahit siya mapunta, kung mag-abroad man siya, trabaho sa ibang bansa, nasa isip at puso pa rin niya, hindi niya po maraming niya ang kanyang puso na. Okay, so, yun po ang main goal ng Indigenous Peoples Education. So, huwag niyo pong isipin na, nung babalik na naman tayo sa sinaunang panahon, hindi po tayo babalik sa sinaunang panahon. Na ganyan din po yung reaction kasi dito sa amin. Kasi sa tribong Bukalot po, noong unang panahon, sila po yung tinatawag namin headhunters. Headhunters, kung saan kailangan pong makapugot po sila ng ulo para po sila ay matawag na talagang mature na at pwede na po sila mag-asawa. Pero ngayon po, hindi na po natin ituturo yun kasi nga nasa Christian world na po tayo, alam natin masama, so hindi na po natin ituturo yun. So yun po mga magaganda, mga dapat na matutunan ng mga bata, yun po ang ituturo natin. At hindi na po tayo, hindi, it doesn't mean na babalik po tayo at yung klaseng pamumungan noong unang panahon. Yun lang po magagandang ehemplo, mga examples, lalo na sa ating mga beliefs, values, and practices na magaganda. Yun po ang kailangan natin isalin sa ating katutubong mag-aaral. Okay, another DepEd order related po sa DepEd 62 Series 2011 is the DepEd Order 51 Series 2014.
So dahil po yun na na-approblast na na-advocate na noong 2012 ang Indigenous Peoples Education. So eto na naman tayo, DepEd, implement daw muna, implement natin ang IPE. Pero medyo may na-overwhelm po yata tayo doon. Kung kaya napansin na naman ng mga elders natin na may mga hindi maganda or mali po tayong nagagawa. Kung kaya po nagkaroon po sila ng katakot-takot na naman na pag-uusap. No? Para i-correct po yung pagkakaintindi or mga ginagawa natin na again, na taliwas po sa kanilang paniniwala. Kung kaya po, nagkaroon tayo ng DepEd Order 51 Series 2014. Ito po ang guidelines on the conduct of activities and use of materials involving aspects of indigenous peoples' culture. Okay, so align with the principles of K-12 curriculum, this guideline seeks to promote among learners and teaching and the teaching and non-teaching staff of learning institutions culturally sensitive, respect for cultural diversity, and a deeper understanding of the cultural expressions of the indigenous peoples. So, ayan po, in-emphasize po, ano, the teaching. Kasi nga, masunurin tayo, sabi, implement iPad. So, ayan, no, okay, sayaw kayo dyan ng patutubog sayaw. No, gamitin nyo ito. Lahat ng patungkol sa IP, ginamit natin. Ano po? Pero, may mga violations po tayo. Indigenous cultural communities, however, have raised key concerns regarding the way their cultural expressions have been projected to public, some of which are the following. Number one, we have the cultural expressions have been used for intentions and purposes deemed inappropriate by the community. Yan. Kasi kung minsan, di po ba sa DepEd, pag may mga barangay fiesta, town fiesta, ang DepEd po ang natatap as mga committees. Kung minsan, sasabihin ni ng ating kapitan, ma'am, may barangay fiesta po tayo next week, baka po pwede mag-intermission number kayo. Okay po, sige po ka. O, si ma'am naman, sabi ng DepEd Order 62, implement natin ang Indigenous Peoples Education. Okay, sayaw kayo ng katutubong sayaw. Pero ang tugtog po ay modern. So, yun po. No? Kahit anong modern, ang nangyayari kasi kahit ano pong modern dance, kaya po nung dayang-dayang, ang step po nila, modern yung tugtog, pero yung step nila is yun pong ethnic dance. Mga katutubong sayaw na kung saan ay taliwas po yun sa paniniwala ng mga IP. Cultural expressions like artifacts. And symbols have been heavily commercialized without the regard of symbolic and or shared meanings. So ito. Ito na yung nagiging commercialized. Ano po, yun pong sa amin kasi dahil nga po na-overwhelm ang teacher at very excited po silang mag-implement nitong DepEd Order 62, nitong IPED. Yun, gumamit sila ng mga IP materials na kung saan hindi po nagamit ito sa tamang paraan o yung talagang dapat na paggagamitan. Halimbawa nga po, yun pong
yun pong ang tapis na tinatawag. Ito po yung female skirt. Ito po. Tapis, o yun pong bahag, o yung G-strings. Ang nangyari po, implement natin ang IP. Kaya ginawang decoration yung bahag, ginawang tablecloth, yung tapis, o kaya naman ginawang table runner, yung bahag. So, dahil nga gusto lang i-implement, ganun ang ginawa. Wherein, taliwas po yun sa gamit. Kasi, yun nga po, ang bahag is for male underwear. Yun po talaga ang gamit niya. Kaya hindi po dapat gamitin siyang for stage decoration or office decoration o kaya naman po ay table runner. Ganun din po sa tapis. Hindi po siya pwedeng gawin din stage decoration or office decoration o kaya naman po gawing table cover or table cloth. Ang gusto po ng mga IPLers natin ay gamitin itong mga IP materials properly. So, ang bahag po ay dapat ginagamit lang ng mga lalaki. Hindi po pang decoration. Sa mga napansin din po nila sa mga search, lalo na po sa mga search ng search for Miss and Mister, bla bla bla. So, napansin natin, lalo na pag ethnic attire, anong nangyayari? Ang ginagawa po ay yung bahag, ginagawang bra, and then yung tapis na dapat po ay mahaba, ginagawa pong mini, ginagawang maitsi. Na, ano na naman, ano po, napapansin po yun ng ating mga IP elders at yun po parang para po sa kanila ang pag ganun po ang ginagawa natin is para pong paglapastangan po sa kanilang paniniwala. Yun po po. Mga artifacts. Pati rin po yung tapis na yun. Marami na po ngayon yung commercial na po nila, yung tela, na ang print niya is tapis, na mabili na yun. Binebenta, kung saan lang nila ginagamit, ginagawang kumpina, ginagawang tablecloth, and skirt, table skirt, and so on, na kung saan ang tapis po talaga, ang gamit lang niya is for female skirt. Yun pong kayabang. May tawag po kasi ng kayabang. Yun po yung ginagamit po ng mga ating katutubo dito sa region po na lalagyan po ng kamote pag nag-harvest po siya. Kamote, lalagyan ng sayote, mga kalabasa. Pero ngayon po, naiiba na. No, hindi na po ganun ang gamit niya kundi nagiging decoration na siya sa stage, nagiging plant stand, ginagamit na po siyang plant stands na kung saan, again, parang yung term nila is yung nababastardize daw po ang mga IP materials. Cultural expressions have been presented in modified form for varied purposes and intents. Ayun na nga, ano po? Meron din mga sabi nila ang prepare nga kayo ng isang katutubong sayaw para sa intermission number. Actually, ang katutubong sayo po ay hindi po para pang-entertain. Lahat po nun ay may mga kahulugan.
may mga spirituality with them. Without regard of its inherent meanings, resulting in mistaken understanding and misrepresentation of expression and indigenous knowledge is being tackled in class with interpretations and understanding not validated by the community. Isa pong halimbawa dito is yung sa amin po kasi dito, meron po kami yung tinatawag na buhi sa mga katutubong Kuali, Kalamuya, Ibaloy, dito po sa mga nanggaling sa mountain provinces. Meron kami yung tinatawag na buhi, yun po yung ritual na ginagawa para po magamot ng mga may sakit o kaya yung ritual po nila na kung saan yung mga ibang kaguruan po natin yung pinaparoleplay po sa kanilang klase lalo na sa mga secondary na kung saan hindi po kasi dapat niroroplay yun kasi nga meron po itong spirituality. Pati rin po yung kanya may spirituality din po. So hindi po basta-basta na ang pinagagawa o kaya pinaparoleplay na sa klase. About the result in the loss of proper context and erroneous understanding of the community's cultural expression leading to the further spread of wrong notions. Ito na, nagkaroon na siya ng impact. Wrong notions regarding IT cultures nationwide. For the ICCs, the impact is felt among the youth whose practice and understanding of cultural expression are sometimes based on this popularized erroneous understanding and sensitivities. In some cases, this phenomenon becomes a basis for the loss of confidence in and belongingness to one's indigenous culture. So ito po yung nagiging impact. Nababaliwala po or nababalik natin. At yun nga yung isang term na inagamit ng aming bastardize. Binabastardize po natin kasi nga parang nababalik natin yung talagang meaning or yung dapat na paggamitan nitong mga IP materials. Share ko po yung isa sa naging experience namin dito. Kasi yearly we celebrate the IP Month celebrations since 2013 pa po. Regional IP Month celebration dito kasi mga ushers namin dahil po IP Month celebration nag-rent po sila ng isang IT dress na kung saan nagkaroon po ng variation na i-best ko na maluwang at mahaba naging maigsi kasi nga syempre mga usher kailangan sexy ang dating so ang ginawa yun naging mini and then kung ano-ano ng bololoy ang nilagay. Nakita po yun ng isang IP elder namin, nung tribe na yun, nung may katutubong kasuotan nun, actually it's good kalong. Nakita niya yung mga asher na nakasuot ng gano'n. Nilapitan po niya ako at ganit na ganit po siya at sabi niya sa akin, "Ma'am, bakit naman gano'n ang ginagawa nila sa damit namin?" Salamat sa akin. Nagulat po ako kasi hindi ko po napansin yun. Nagulat po ako. So, nung sinabi po niya sa akin na yun nga, para daw ilalapas tangan yung kanilang paniniwala, sinanap ko po, nakita ko po yung
mga assurance na gano'n. Kaya, dali-dali ko pong nilapitan yung mga ushers at sinabi ko na, na palitan na lang nila yung kanilang sinuot kasi talaga namang malayo po kasi sa talagang dapat na naitsura ng damit doon sa ginawa nila. So, yun po yung mga halimbawa. Meron pa pong gumawa ng damit. Damit naman siya na ang ganda. Ako rin na-appreciate ko ang ganda. But only to find out na yun po palang telang yun na ginawang damit ay yun po ang kumot na ginagamit, pinangkukumot po sa mga patay. So, hindi meron, maganda siya. Parang elegante sa tingnan. Pero, kung titingnan ko natin yung talagang kahulugan niya is hindi po dapat ginagawang damit yun kasi po, yun po ay kumot. Pinangkukumot po sa mga patay. Okay po. So, yun. Yan po ang Death and Order 51 Series 2014. So, baka sabihin nyo naman, ako hindi na ako magsusuot ng IP dress no? Or IP attire. Kasi baka ma-violate po ako o hindi na ako gagamit ng mundo. Di po, ang pinakamagandang gawin nyo lang is, hindi po bawal na magsuot kayo ng mga katutubong kasuotan. Ang gawin nyo lang po is talagang gamitin nyo sa tamang gamit, sa tamang paraan. Meron din mga ICCs kasi hindi po natin basta-basta pag feel lang natin kasi nakurso na danan, maganda yung damit nila kaya gusto kong magsuot nun. Hindi po basta-basta na isusuot po natin. Kailangan din po natin magpaalam sa mga IP elders kagaya po nung sa ginawa ko sa tuwali na pinaalam ko po na kung pwede akong magsuot ng kanilang katutubong kasuotan. Very willing naman po sila. Wala namang naging problema. And yun nga, very happy po sila kasi po na-appreciate nila na kahit daw po hindi ako kasali sa kanilang tribu, sa kanilang ICC, proud po akong magsuot ng kanilang katutubong kasuotan. So, yun. And then sa mga in terms of dances naman po, tip ko sa mga teachers, newly hired teachers, ayun, pag magtuturo po kayo ng mga katutubong sayaw, napakaganda pong i-invite din nyo yung ating mga elders. Sabi ko kanay na, ang mga IP elders po ang pinaka-partner, number one partner po natin dito. So just invite them and then let them do the teaching. Sila po yung pagturuin nyo nung sayaw para po lahat po yung proper movement ng hands, ng paa, ng katawan, maituro po. Ano po? Yun nga, kung ano yung talagang tutog, kasi sa amin, yung tayaw, ano po kami tinatawag na tayaw, ang tayaw po ay sinasayaw na may gangsa, yung pong gongs po namin dito. Ang nangyayari po kasi, yun na nga, yung ibang schools, nagpapasayaw po sila ng tayaw, yung ethnic dance po namin, kaya lang, ang tugtog is modern music, which is taliwas po sa paniniwala ng mga IP dito na dapat ang tayaw ay sinasayaw lamang sa sinasabayan ito po ng gangsa. So, allowed po, may ordinance po kami dito, allowed na po yung either live gangsa or CD operated gangsa na tutugtugin po, sasayaw yung tayaw. At hindi na po pwede ang any song or any modern dance.
So, yun po ang tungkol sa Death and Order 51 Series 2014. Another po na Death and Order is itong Death and Order 32 Series 2015. This is kung yung Death 62 po ay Indigenous People's Policy Framework, ito pong Death Order 32 ay adapting the Indigenous People's Education Curriculum Curriculum Framework. So, ito na po yung papasok yung ating pedagogies, content, and assessment. Ito, ang pinaka-focus po ng DepEd 32 Series 2015 is on contextualization. So, contextualization refers to the educational process of relating the curriculum to a particular setting, situation, or area of application to make the competencies relevant, meaningful, and useful to all learners. Meron po tayong dalawang degree of contextualization. So, ito po ang localization at saka indigenization. So, well, pag nag-localize ka, ibig sabihin nun, nag-contextualize ka. Pag nag-indigenize ka, still, nag-contextualize ka rin. Now, pag nag-indigenize ka, pwede kami nag-localize at yun, nag-contextualize ka na rin. Kaya anong pong pagkakaiba ng dalawang ito? Difference between localization and indigenization. But sinabi po natin, localization refers to the process of relating learning content specified in the curriculum to local information and materials in the learner's community. While indigenization refers to the process of enhancing curriculum competencies. So, pag halimbawa po ng localization, pag gumamit ka ng mga materials available in the community, yun po yung localization. Kapag nag-translate ka ng isang kwento o kaya isang awit o kaya tula, nag-translate ka from Filipino to the katutubong wika, localization din po yun. Pag sinabi po natin indigenization, ito na po yung i-integrate na po natin yung mga ITSPs sa ating competencies. Atin na po natin itong halimbawa. Ito po, may sample po ng localized lessons. Makikita po ito sa ano, sa DepEd Order 32. Marami-rami po kasi yun, 63 pages po yung DepEd Order na yun, DepEd Order 32. Marami po siya kasi po, may mga examples po siya na indigenous lessons from kinder to grade 12. So, ito po yung mga halimbawa. Ang concept natin is in animals, ito po sa kindergarten, learners can be asked to name animals in the farm. Yun po mismo na po na nakikita natin. Nakikita nila sa kanilang community. Pagaya mo, huwag na namin po pipilit yung elephant kasi wala naman po elephant sa mundo o kaya sa pagkira. O palabaw, yun po ang best example ng mga animals. Another is name common objects, things in the environment. So, lahat na po, pa-identify nyo na, pangalanan nyo na po, lahat ng mga bagay na nakikita ng mga bata sa kanilang school. O kaya naman po sa bahay. Count forward and backward from memory up to 10. Opo.
paano natin i-localize. This could be related to counting deeds, kung ano po meron, again, sa community, mga family members, kaya naman farm animals, and other things or objects in the farm. So, ayan po ang example po ng localized lesson. Ito naman po ang example ng indigenized lessons sa AP. O sir, sir dito sa ito, AP. From kinder to 3. Ayan. Ang mga lalawigan sa aking region, ito po sa grade 3. So, focus na po kayo sa lalawigan dito. So, ito na talaga yung indigenized. Kasi naka-community based po siya. Sa grade 2 naman, ang aking komunidad noon at ngayon. So, ito depende to sa mga barangay. No? So, syempre, iba-iba po tayo ng barangay. Ako, ang aking pamilya, paaralan, ito naman sa grade 1. Ito pa ang maganda pong mga indigenous po natin. At sa kinder naman po, ako at ang aking kapwa. Okay, another example. Ito po yung sinasabi ko kanina na kung i-integrate po natin yung IKSP sa ating learning competency, ito po ang halimbawa, nakakapagpapakita ng pagmamahal sa pamilya at kapwa sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa oras ng pangangailangan. Yun po yung nasa ating CG, sa ating competency, hanggang doon na po sa pangangailangan. Ngayon po, i-integrate po natin yung ating IKSP, one of our practice, at yun nga, tulad ng pakibangkil. So, ito pong pakibangkil, ito po ay isang IKSP po ng mga kalangya. Yun nga po, mostly po sa kanila ay nakatira sa bundok na kung saan wala pong daan papunta ng bundok. So, nasa babang parte lang po ang daan. Now, ang bangkil po ay this comprises a strong stick or wood or bamboo po, and then kumot, na kung saan yung magkabilang dulo po ng kumot ay itatali sa kabilang dulo din po ng kahoy o kaya ng matibay na kahoy o kaya ng kawayan, and then doon po ilalagay yung may sakit, kasi nga hindi po nakakarating o hindi na po ma-reach ng sasakyan yung kanilang lugar. So ang practice po nila is yung bangkil. So yun na, parang po siyang buyan na doon po ilalagay yung pasyente, yung may sakit, and then dalawang tao ang magbubuhat sa kanya, then bumuhatin siya pababa ng bundok hanggang po makarating doon sa may daan o sa kalsada na meron na pong sasakyan. So, yun po yung tinatawag nilang pakibangkil. So, makikita nyo na from the competency na integrate po yung IKSP. So, once po na integrate natin ang IKSP sa competency, yun po yung nag-indigenize tayo. O yun na rin tinatawag nilang indigenize curriculum. Okay, next. Ano po ang DOPT? Isa po. Ito po yung one of the latest. DOPT is 2016. The recorder. Ito naman po ay this pertains to hiring guidelines for teacher one position in schools implementing indigenous people's education. Siguro sa mga karamihan po ng mga naging mga participants natin na newly hired IP teachers or serving in IP schools, na-implement po siguro sa inyo ito. Ano po? Ang Deped Order 50 Series 2016.
Yes po ma'am, yes po. Na-implement po siya ma'am. Yes sir. Binigyan po namin yung sa hiring nila ang ito na DPE order. Ayan po, almost the same din po siya sa criteria ng hiring guidelines ng mga regular teachers. Ang pinagkaibahan lang po is dito sa ano, sa specialized training and skills, ano po, na doon sa regular kasi mga computer, yun po yung mga specialized training nila and mga cooking, bread and pastry, mga ganon. Pero dito sa DO50 Series 2016, so ang tinitingnan or ang inahanap po natin specialized trainings nila is related to IT Ed or related to contextualization, related to MTD. And then, pag may certification na po kayo as an IP from the IT elders, additional automatic po na meron po kayo 10 points. Another is in demonstration. Magkaiba rin po ito sa regular. Although magparehas po silang magde-demo, kaya lang yung doon sa demonstration, yun po, kailangan po naka-integrate na po ang kailangan na-contextualize na po yung kanilang lessons and the lesson plans. And sa mga applicants po ng kinder to 3, during the demonstration teaching, kailangan po nilang ituro ito in the native language or sa katutubong. Kailangan pong gamitin nila, ituro nila ito sa gamit ang katutubong salita. So, yun lang po. Ano ang pagkakaiba? The rest, almost the same po with the regular teachers. So, yan po. Yan po ang aming ma-share, mga best practices po at yung pong aking konting kaalaman on the implementation of IT Ed education. And again, thank you very much for listening. Thank you, Sir Lito, for the opportunity po. And gawin po natin ito para sa mga katutubong matakal at para po sa bayan. Thank you, Ma'am Olivia Brazil from Kasibu District Region 2. Imagine Region 2 pa ang ating speaker ngayong umaga. Napakaganda ng presentasyon. Sabi ko nga sa chat group, please listen, makinig, kasi lalong-lalo na sa mga newly hired IP teachers at mga administrators or school heads. Kasi ang gini-discuss ni Ma'am Brazil ay base sa mga DepEd order na iginawa sa na inilabas ang ating kagawaran para sa IPED implementing schools. So Ma'am Olivia, pwede mo namin malaman kung ano yung ano mo, ano yung tribo? Tribo ba ang tawag doon, Ma'am Olivia? Ay, so kasi, ICC po. Oo. Sir, actually, ako po ay isang Ibanag. Si Ma'am Olivia ay isang Ibanag, kaya nga, ano siya masyado, parang aware na, sobrang aware siya sa kanyang kultura, at sa kultura rin ng Region 2, Ibanag siya. Mars po. Oo, sige. Sige, Chair Yat, baka may mga tanong tayo, may mga clarifications sa ating mga participants. Para kay Ma'am Olivia Brazil, itatanong natin sa kanya kung ano yung gusto niyo pang malaman sa IPED program. Putol-putol ka, Chair Yat. Putol-putol ka. Choppy po. Hello? Choppy. Chair Yat, choppy ka.
Claudine? Pwede ka, Claudine, ang mag-facilitate sa open forum? Kasi choppy si ma'am, ano, ah, si ma'am, si Chariot. Sige, ako na lang, sir. Ma'am Glenna. Hello? Yes po, ma'am. Sige po. Ah, okay, madunggan ko, ma'am. Ah, sige. Let's answer the questions. So, merong mga questions po tayo, mga ma'am, teachers, especially our school heads. Kasi ready si Ma'am Brazil na mag-answer sa ato mga question. Open forum is now open. Glenna, si Ma'am Brazil Glenna ha, ano yan siya, hindi yan makaintindi ng Cebuhan, no? Kasi baka magsalita ka ng Cebuhan, hindi yan maintindihan. Okay, ay, oh, Doc. At, oh, may tanong na po ako kay Ma'am Brazil. Yes, oh, sige. Ma'am. Yes po, ma'am. Kasi Ma'am Delsa, dali lang. Magpakilala ka muna kay Ma'am Brazil. Ay, Ma'am Brazil, ay Ma'am Delsa Angeles, school head of Aspang High School. Our students are all IT, Blaan. So, doon ako lang ka sa attention. Yung sabi mo kanina during your lecture na bawal ang mga cloth, ang mga tela ng for example, yung mga mag-decorate sa stage, bawal siya i-decorate, bawal siya gawing tablecloth, bawal siya. Kasi pa, sabi ko lang, mali na itong ginabuhat na mo, mali pala yung ginawa namin. Sabi ko, kasi mahilig ako mag-decorate ng stage na may mga accent ng mga tela ng ano, sa mga ethics, ano. Walang, ang, lalo lang kung mga IP activity namin sa school. Yes, ma'am. Yes po, yes mama, yun po yung sinasaad po ng ating Death and Order 51 kasi nga, yun nga dahil po maarangkada na yung implementation ng IP Ed noon, so dahil excited naman po tayo na mag-implement na kung saan, eh, may mga ginagawa na po tayo na kung saan po, eh, parang violation po ng violation po sa kultura, sa paniniwala ng mga IPs. So, actually, ma'am, hindi po talaga pwede, ma'am, na pang-decorate o kaya naman pang-tablecloth po yung ating katutubong kasuotan. Ang importante po doon na isipin natin is kailangan po na gamitin po natin sila sa tamang gamit. Kung siya ay pang-damit, gamitin po natin siyang damit. Kung siya ay para sa ulo, gamitin po natin sa ulo. Ganun po. How about kung ano, ma'am, yung malong? For example, yung malong, yun ang i-design namin sa stage. Yun, ano, ma'am? Kasi yun ang usually yung ginagawa namin. Ma'am, bawal yun. Kami rin po, ma'am. Ganun din po yung ginagawa namin noon. Para po magkaroon ng cut of IP, nilalagyan po namin ng yun, tapis, mga bahag. Yun na yung ginagawa naming telon, pero kung titingnan po natin na sa Death Ed Order 51, eh, violation po yun, ma'am. Hindi po yes, pwede. Ma'am. Thank you, ma'am. At least ngayon alam namin, ma'am, na bawal pala yun, no? So, thank you so much, ma'am, for your informative and substantial ano lecture. Lalo na sa amin na mga, hindi kami IP, pero we are serving the IP community. We learn a lot kasi every time may seminar kami, pinapadala kami ni Doc Lito Adansa, yung IP coordinator namin sa division office, and even sa national, napadala na rin ni Dr. Alan Parnaso during the IP Congress sa Davao. So, every time na may ganito na mga seminars, nadagdagan yung mga ano namin, knowledge. Thank you, ma'am. Kasi doon ako nakas na, napakarami ko palang kasalanan. Thank you, ma'am. Okay lang po yun, ma'am. Anyway, thank you, Doc Delsa. Lahat naman tayo, ano, oo. Tama si Ma'am Brazil kasi sabi niya umarangkada na ang IPED program. Yung ating kaalaman natin, iba. Ang ganda tingnan ng stage pag may mga accessories na ganito. So, ay, nako. Pero ang DepEd order talaga ay nasasabi na bawat. Kasi lalong-lalo na kung may magreklamo, Doc Delta, no? May magreklamo. Halimbawa, among datang na Blaan, so mahirapan tayo.
baka makaswante ng administrative. Kaya sila Glenna talaga, yung ating mga teachers, kasi Ma'am Brazil, meron kaming anim na talagang na-open na iPad school. Ang mga inilagay talaga doon na school head ay talagang pure blaan. Kaya Cristalos lang makatulong talaga sa atin, sa amin dito. Kasi sila rin ang magsasabi sa atin kung bawal o hindi. Tama si Ma'am kanina, sinabi na involve palagi yung ating elders, di ba? Palagi naman. Kung mayroon mang tatlo, apat, lima na ma-invite natin, especially for contextualization, especially kung mayroon kang i-refer, kasi part sila talaga ng ating program sa IPED. Ma'am Brazil, itanong ko lang kanina, maganda yung sinabi ni Ma'am Brazil na dati sa kultura, ano yung kulturang yung dapat makilala ka na maging makisig, matapang na tao kung makapatay ka at madala mo yung ulo ng ano. So, anong kultura nga yun siya, Ma'am Brazil? Mga bugkalot po, sir. O bugkalot. O imagine, ha? Bugkalot. Pero ngayon, wala na, no? At least sa Region 2, wala na siya. Hindi na namayani. Okay. Kasi nasa educated na tayo lahat. Ma'am Brazil, may nagtanong dito, makaintindi ka ba daw ng Ilocano? Yes po, Ilocano po. O sige. Ma'am Inok Sembra, may tanong ka kay Ma'am ano? Ay, Sir Inok. Sir, Inok sir. Ano mo? Ano sir? Ay, sir. Ay, Ma'am. Naimbag nga bigat kinyam. Kasamad, sir. Ay, thank you po. Alam ko po, galing din po ako ng Baguio. Opo. Matagal-tagal na rin po ako doon. Mga apat na taon po ako nakatira sa Cordillera. Itatanong ko lang po, ma'am. Ay, data, numaminsan gamin, yung mga ano namin, yung mga teacher namin noon, ang ginagawa kasi nila, naglalagay sila ng yung mga tela na pang IP, nilalagay sa stage. Hindi pala pwede po yun. Ngayon po, hindi na po pwede, sir. okay po. Kasi, adyo gamitin mi ide. So, no kastang na barbaro tatang, nga batas, ka, kami nga gamitin yan, baga ito, diagiti ka kadwa ka anin. Gina Clot Latan, sir. Ay, thank you po, ma'am. Po. Welcome po. Salamat sir. Sir Leto, Professor Sir Leto. Hindi kita masyado makilala do kasi nakamaska Sir Inok. Thank you sa tanong. Mayroon nakasulat si Glenna dito yung orientation natin sa Divide Order 51 ay 2014 pa 2017. Good. Sabi ko kanina, parang refresher ito siya sa atin. Kasi sa time pa ito ni Ma'am Pidin, nila Ma'am Hanena, kasi sa akin naman, malamig muna. Naging iPad focal person ng division. Sige, meron pa kayong tanong, Sir Renato? Sir Renato. Okay. Pwede na, Doc? Yes, sir. Sige po. Ma'am, good morning. I am Renato Cabezas from Paupau Elementary School. Ito po ay tungkol sa DO 51, Series of 2015. With regard sa DPED order, meron akong activity dito noong si Ma'am Abidin pa yung coordinator namin, dati namin retired IP coordinator. Tanong ko sa kanya na based on DPED Order 51, baka may magmali ako sa paggamit ng mga costumes, yung mga kasuotan ng ating mga blaan, at ano bang pwede nating NBHAP sa mga pagkamali. So sabi ng aming doon, nag-refer daw siya sa national, na kung kunti lang daw yung kamalian, pwede tayong clarification lang ito, mama. Pwede daw tayong mag-refer doon sa mga chieftain, IP chieftain, kung okay lang. At yung activity natin under supervision ng mga chieftain para magiging legal at hindi tayo kakasuhan. Okay ba yun, ma'am, hanggang ngayon?
Yes po, sir. Yun po talaga ang nakasaad sa DO 51 na kailangan po nating i-refer po sa mga sa ating elders or IT leaders po. Lahat po ng ano. Actually, kung mild lang naman po, wala pong problema. Okay po. Kasi, careful lang ako kasi hindi man ako, ano ma'am, na-assign lang ako as principal sa IP school kung saan ako ngayon sa Paupaw Elementary School. So, lahat ng mga ginagawa ko dito, careful talaga kasi ayoko ma-open yung mga ating mga IP. Kasi mahirap na. Dito tayo nagtatrabaho at isang pagkakamali, ma-brand tayong hindi concern ng ating mga tinuturuan. Yun, ma'am. Salamat po, ma'am. Yun lang, ma'am. Sir, additional lang po, bali, kung yung sa katutubong kasuotan po, sa IT Ed po, we do not call them costume. We call them IP attire. Ah, okay po, okay po. Sa lahat po ng katutubong kasuotan, IP attire po ang tawag. For the okay, IP salamat po. Sige po. Salamat po. Parang kanina si Sir Franklin. Sir Franklin, may tanong ka kay Ma'am Brazil? Sige, isa na lang or dalawang tanong na lang para kay Ma'am Brazil? Yes, sir. I have a question. But actually, this is not on, ano, on the topic of Ma'am Brazil, but this is a general, ano, general question maybe. I would like, by the way, Ma'am Brazil, good morning. I am Franklin Martinez, Principal 1 of Bagong Silang Elementary School. Located at San Jose, yung Santos City. Now, my question, sir, Lito, what would be the basis of to be considered as an IP implementing school? Is it based on the number of IP pupils? Is it based on the location? Or because until now, it is not so clear to me what would be the basis, no, to be considered as IP implementing school? Because in General Santos City, we focused more on the six IP schools, no? So, I really want to know, is there any DepEd order considering particularly Bagong Silang as IP implementing school? Or as a general, no? As in general, what would be the basis to be considered as IP implementing school? Thank you, po. For us here po sa ano sa Nueva Vizcaya, ang basis po namin in determining IP schools is the number of IP learners po. Karamihan po kasi almost 100% po your IPs, may, although yung iba talagang homogeneous na IP, isang ICC lang, meron naman pong mga schools na diverse. Na yung nine na ICCs ay present doon, but still all their learners are IPs, so they are considered an IPs. So ano po sa base po sa enrollment ng mga IP learners po namin? Thank you, Ma'am Brazil. Si Ma'am Glenna Leysa, mag-add siya at mag-add siya. Thank you po. Yes, good morning, Doc. Good morning, Ma'am Brazil. In addition to that, Sir Frank, may question. As Ma'am Abidin dati, nagpalabas ko siya ng memo na implementing schools will consider as 70 to 100% IP learners. Yun po ang i-consider na IP implementing schools po. Then, kaya nga po meron nag-hire siya kasi balak niya na every school must have one IP or blaan teacher na mag manipulate sa program doon po para sa mga learners. Yun po ang kwa ni Ma'am Abidin. Dati po, naka-memorandize siya sa kanyang office mismo. Division memorandum siya, pero para maano si Sir Frank, actually, when we had our training also with Ma'am Olivia, with the other iPad focal persons, yun talaga ang tanong. At saka hanggang ngayon, Sir Frank, kasi gusto ni Sir Frank talaga yung legal na galing central office,
na lalabas yung mga guidelines to what are the criteria or selection criteria for choosing or selecting an IP school. So good na mention ni Glenna yung 70 to 100%, okay lang siya kasi wala pa tayong criteria talaga from central office. Kay Ma'am Brazil naman, kasi majority 100% sa kanila are IP learners, so considers the IP learners. But in Jensen kasi may mga Ilonggo na nakahalo pa, may ganon. So ang percentage sa kinoconsider muna natin ngayon, Sir Frank, the same pa rin siya, 70 to 100% IP learners. Ganon pa rin tayo. We are still waiting kasi mayroon pa ngang, I don't know kung naano rin ito nila Ma'am Brazil, na mayroon pa nga tayong parang SBM na dating na level 1, 2, and 3, hanggang 4 pa ng level ng IP schools. Kung level 1 ka, ganito lang, level 2, 3, and 4 na considerations sa category sa mga IP schools. Pero hanggang ngayon, hindi pa nakalabas yung guidelines and we are still waiting for the guidelines para mas lalo tayong maliwanagan. Okay, so... Okay, Sir Lit, additional ano last? Opo. I raised this question, Sir Lit, because as per experience, Bagong Silang was not involved in seminars conducted and intended for IP schools. Kaya nga, medyo hanging pa rin ako. But today, it's already clear, no, that Bagong Silang is considered as an IP school. Since we have 97% of our learners are IP. Thank you po. Salamat, Sir Frank. Kasali yun ka, Sir Frank. Masuko yun kung di ka musali. Hindi ni maintindihan ni Ma'am Olivia. Magali talaga ako, ma-offend talaga ako pag hindi ka sasali. Please join our IPED program. Kasali ka talaga, 101%. Para ma-improve. Hopefully, I can visit your school. Wala po ka na, hindi pa ako nakarating dyan. Okay, Sir Frank. Okay, Sir Doc. You're welcome to visit our school, no? And ako lang, it is my prayer that next time if there are seminars intended for IP, please inform us now so that we can send participants. Thank you. Sure, next 100%. Glenna, do you have what? Ano na? Then we will have the awarding of certificate from Brazil. Okay, may kwa lang ko, Doc, para kay Sir Frank. Kasi dati po, ang Bagong Silang, since na... natanggal si Sir Marlin, hindi natanggal, na-transfer siya para mag-create yung IP school sa Tanda. So wala nang IP teacher kasi most of the time yung seminar and trainings, IP teacher po ang gina-require ni sa division. So wala may IP teacher sa Bagong Silang. So wala kayo na sali. But good today kasi yung implementing schools ginapasali na dito. Yun lang po. Sige. Salamat, talagang kasali na siya, Glenna, lahat. Meron pa tayong LAC leaders for IP schools ngayong 10 and 11, so please join. Meron pa tayong PIR process. Please join. At marami pa tayong activities for IPED. Let's have the awarding of certificate for Ma'am Brazil, please. Glenna. Yes, sir. Ako na po ito sa Cecilia, sir. Sorry po. Okay, so as a token of appreciation, we will be awarding a certificate of recognition to our speaker virtually. Certificate, Republic of Philippines, 12, Division of General Santos City, Tiongson Street, General Santos City. The recognition. This certificate is present Ma'am Maria Olivia Brazil in grateful recognition for volunteering as part of the webinar on retooling the architecture as an Los Angeles 2020 at General Santos City, Philippines. Signed by Romelito G. Flores. And then, thank you, Ma'am Maria Olivia Brazil, for gracing us with your presence today. Thank you so much din po. God bless po and keep safe. Yes. Salamat Ma'am Brazil. I-send ko na rin sa Facebook mo yung itong certificate na signed ni SDS Romel. Mayroon na yung ano doon, yung middle initial, walang middle initial.
Thank you for your time. Salamat, salamat. Salamat. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Okay. I remind one official YouTube host scientist group Jensen. Thank you. Chariot, dapat maghanap ka chariot ng area na kung saan malakas yung ano mo, net connection. Talagang ano siya, choppy ka masyado. Sige. Before we'll have the closing prayer, Miss Janice Piang, please mute your microphone, Miss Janice. Janice Piang, kasi nag-bounce back yung sound. So, Glenna, na-check mo ba ang presence ng mga school heads ngayon? Nakita ko si Sir Beb, si Sir Frank, si Glenna, si Love, si Ma'am Remedios. Mayroon pa yun kanina sa ano, si Sir Natoy. Si Ma'am Rose. Sino pa bang si Sir Edgar? I hope nandito pa sila. Si Ma'am Girly. Nanganak na ba si Girly? Nandito si Girly no, Hinosa, nakapasok siya. Si Ma'am Yes, sir, nandito ako po. Si Ma'am Glory Jane Malones. Sino pa ba? Sir Cabeza, sir. Tawagan tika kutro ha. Sir Franklin Martinez, Sir Cabezas, sino pa ba? At saka gusto kong malaman kung lahat ba ng newly hired teachers ay nandito, iPad newly hired teachers. Pakitype sa chat box para ito rin sa inyo. Nakita ko rin ka na si Adam, nakapasok si Adam. Si Ezekiel ba nakapasok, Sir Adam Laurente? Kasi na-assign siya ngayon sa iPad ano, implementing school sa Datal Salban. Mungin Hiroche, sir. Ay, salamat. Nandito ka na pala si... Okay. Baka sabihin na ni Mr. Mil Hiroche na hindi sila kasali sa iPad. Kagaya kay Sir Frank, lahat ng mga iPad implementing schools ay kasali sa ating program every now and then. I am very appreciative of your presence. I hope si Sir Mil na mayroon kasali na siya sa chat group para sa isahang Glenna, para sa isahang ano lang siya, yung communication natin. Lalong-lalo na sa PIR. Ang PIR na yan na coming din na ano natin webinar ay yung lahat ng mga accomplishments ng lahat ng IPED implementing school sa isubmitin natin kay Sir SDS para sa kanyang evaluation and monitoring. So, I hope lahat, no? School heads, please monitor the attendance of your teachers, especially the newly hired iPad teachers, para malaman nila kung gaano ka-importante ang webinar na ito. So tomorrow, this afternoon, continuation ni Glenna sa talk niya, yung seminar niya from Marikina na pina-attend ko siya for a national training about retooling. Retooling din yung na-attendan niya at saka upscaling. And tomorrow morning, Rosita will be talking also another topic for iPad and videos na ipapakita niya, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakita yung entry for NAMSIA for thrice already na naging national champions. Titingnan ninyo natin kung ano yung mga kagamitang ginamit, ano yung mga awitin na ginamit nila na mga traditional music, kung bakit sa nag-qualify for the national music competition for young artists. Okay? So, nandito pa ba si Mary Ann Fuentes? Ludin, nandito pa ba sila? Check ko muna si Mary Ann, sir. Sige, Ludin. So, okay ka na, Ludin? Si Chiriat, okay na ba ang audio niya? Hindi na siya choppy? Hello, choppy sir. Choppy siya, okay, automatic na siya, sir. Ludin na, automatic din, Ludin. Automatic ka, yes, agad, Glenna or Mary Ann. Talagang sa salo para hindi tayo maano. Pag mag-copy ang ano nila, diretso na kaagad, ha? Do you have other some announcement, Chariot? Kasi putol-putol masyado kanina, hindi marinig. Wala na, sir.
Okay, so let's wala na. Sige, let's have the closing prayer na. Sige, sino mag-moderate pali? Okay, let's have the closing prayer to be led to us by Jorofel Love Mama, lead teacher of Fataldao Primary School. Ma'am Love. Okay, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Father, we give you thanks that you have allowed us to work together and serve you during this webinar. We ask your blessing upon our endeavors and upon all present today. May your love and grace continue to guide us in everything that we do today and in the future. We pray in Jesus' name, Amen. Okay, please be back at exactly 1 o'clock, Glenna. At exactly 1 o'clock, Claudine. Then Glenna will be preparing her talk mamaya. Balik tayo 1 o'clock, no? Please, kung ano yung attendance natin ngayon, umabot na ng 65. Very good. Thank you, school heads. Then let's join again 1 o'clock this afternoon. And hopefully, Glenn, we can stop at exactly 3. Maka-stop na tayo, Glenna, mga 3 o'clock or 3:30. If you have some workshop or additional templates na i-share sa atin or sa amin ngayon, then we are very appreciative. I-ready na ang mga slides mamaya. We have also, ma'am, I hope nandito pa si Maymay. Maymay? Kabalyes? Nandito pa ba? Girlie, kumusta ka na? Nanganak ka na ba, girlie? Or wala pa? Sir. Ha? Yes po, nanganak na. Ah, okay. Kaya pala, inano ka, i-transfer ka sa lowland, no? At least. Yes, sir. Si Sarah din kasi po. Ay, naku, mahirap talaga. Sa isang biyahe. Oo. Salamat, salamat. Sige, Amy, ano pa? Kumustahan lang muna kung yung mga nandito. Ma'am girl, asan ka karon? Ma'am, for the meantime is nasa Daniel muna ako, extension ng Lanton. Ah, sige lang, sige na lang, yakapunta. Oo, okay, naaraman siya sa ubos, dolga siya sa diversion. So, di na kayo siya risking biyake. Opo. Wow, congrats.